Hello mga bebelabs! Ayan, andito na naman tayo. Ang topic natin ngayon ay mag-i-interview tayo ng mga on-call cleaner na naging DH dati. Tatanungin natin sila ngayon kung anong pinagkaiba ng DH sa on-call cleaner. Ayan mga bebelabs, samahan niyo ako! Bye! Ayan mga bebelabs, siya si Cheryl Garces. Galing siya ng Taiwan dati, doon siya nag-DH. Tapos ngayon, on-call cleaner na siya. Tatanungin natin siya mga baby loves kung anong pinagkaiba ng DH sa on-call cleaner. Ayan. Yung DH, yun yung full-time. Diba? Mag-i-stay pa dun sa isang bahay. Tapos makikisama ka, may amo ka, may employee ka. Tapos lahat ng gawain sa loob ng bahay, gagawin mo. Tapos dapat kung anong oras matutulog yung amo mo, sila muna bago ikaw. Ilipit mo lahat ang mga gamit nila, mga pinagkainan nila doon bago ka matulog. Dapat malinis bago ka matulog. Tapos may time din kung anong oras ka gigising. Dapat mas maruna kang gumising bago yung mga amo mo. Tapos maglinis ka na, ganun. Tapos ang kagandahan naman pag sa bahay ka kasi libre lahat. Libre ang bahay mo, libre ang pagkain mo. Tapos may mga personal na bagay na gamit mo naman na binibigay din ng amo mo, katulad ng shampoo. May mga lotion, ganon, binibigay din nila yun. Kaya kung sa practical na ano, na bagay, mas okay ang full-time, ang main, kahit mahirap. Kasi nakaka-menos ka sa gastos. Tapos ang house cleaner naman ngayon, tama, hawak mo oras, walang lahat. May mga house cleaner din kasi na nakakalabas din kapag katapos na yung duty. Ayan mga bebe love, siya naman si Bernalisa, ang aking katandem sa pagmukbang, aka Bugbog. Ayan. Mga baby loves, nung pandemic kasi, siya ay nag full time, kaya alam niya yung kaibahan sa DH at on-call cleaner. So, i-interviewin natin siya ngayon. Ayan. Hi! Ako pala si Bugbog. Sa akin, kasi nung nag-lockdown dito, nag-join ako mag full time. Pero 2 months lang yon. Para sa akin, ang pinagkaiba niya, yung full-time, hanggang anong oras ka, katrabaho ka pa din, hanggang alauna, lalo pag Ramadan, hanggang alauna na katrabaho ka, tawag ng tawag yung madam mo, kung kapag may kailangan, gugasin mo to, linisin mo to, kahit malinis naman, gusto nila may ginagawa ka. Ganyan. Tsaka ako, hindi ako libre doon. Kaya umalis din ako. Hindi ako libre. Yung mga personal na gamit ko, hindi ako libre. Minsan nagpaalam ako, hindi ako pinayagan. Hindi naman sa hindi pinayagan, pero parang gano'n na din na hindi ako nakalabas. Kaya umalis na ako doon. Kaya hanggang 2 months lang ako. Tsaka pag full time ka, all around ka, lahat. Pwede kang magluto, maglinis, lahat na, banday ng bata, mag-alaga ka ng baby na malilikot, yan, ganyan. Pero pag halimbawa, ang on-call, ano siya, 4 hours ka lang, tapos uwi ka na sa bahay. Tsaka, ang iba kasi sa DH, ano yan, parang, syempre, hawak ka ng employer mo. Kaya pwede may mangyaring hindi maganda, pero sana wala naman. Pero pag halimbawa sa on-call ka, wala silang pwedeng gawin sa'yo. Kundi utusan ka lang na utusan maglinis sa loob ng 4 na oras. Yun lang. Yeah. Yun ang pinaganda ng on-call. Kaya dito na kayo sa on-call! Oh yeah! Bye! Okay, thank you! Nice! Ayan. Hello guys, ayan si Mercy, ang ating kasamahan dito sa Saudi Arabia. On-call cleaner din yan. Pero na-try niya ding mag-full-time as DH nung lockdown. Ayan, tatanungin natin siya ngayon kung anong pinagkaiba ng on-call cleaner sa DH. Okay, ano nga ba, Mercy? Ang pagkakaiba ng on-call cleaner at DH, ang DH ay hindi ka makaano ng maayos
tinatawag ka lagi, tapos yung pagkain mo, minsan yung tira na lang nila. What? What the fuck? So medyo siyang mahirap. Tapos gigisingin ka minsan. Kung may ipapakuha lang, kailangan ka pag gigisingin. Tapos wala ka pang choice na makalabas. Tapos medyo yun na mahirap talaga siya kasi hindi ka free. Tapos may gusto kang ipabili, hindi mo mabibili kasi minsan masasama yung ugali nila. Tapos yung uncle cleaner naman is malaya ka sa gusto mo, nakakain ka ng maayos. Tapos nakakalabas ka pa. Tapos oras na yung trabaho mo. Tsaka masaya. Wow! Yun lang. Thank you, Mercy. Ayan mga Bebe Labs, dito na naman tayo. Kasama natin ang isang uncle cleaner dito sa Saudi na si Faith. Na galing siya, DH siya dati galing Kuwait. So alam niya ngayon ang pinagkaiba ng DH sa uncle cleaner. Ano nga ba, Fe? Siyempre, uncle cleaner, ano lang, 8 hours na isang kuwait. Tapos everyday, iba-iba yung bahay. Unlike sa DH, alam mo, siguro first day or second day, one day kung hirapan ka pa kasi pwede mo yung pero after a week, wala, parang control mo na yung bahay. Tapos hindi masyado nakakapagod pag ano ka na sa bahay ka kasi hindi naman doon full talaga kasi every 2 hours magpahinga ka naman, hindi mo kailangan magbabilisan. And like sa uncle cleaner na kailangan in 4 hours matapos mo yung bahay tapos sabihan ka pa ng maamo mo nabilisan kaya nakakapagod. Pero sa ano lang, sa, maganda lang sa uncle cleaner kasi 8 hours lang and like sa bahay, siguro abot ka na almost mga 12 hours ka mag-work. Pero sa 12 hours na yun, marami ka na mag-rest. Hindi naman diretso. Pero depende sa amo, minsan na bigyan ka ng tulog sa afternoon, after lunch. So, siguro nag-depende yan sa amo. So, anong mas maganda sa'yo, uncle cleaner o DH? DH. Ayan mga baby loves. For me, DH. Kasi mabait kasi yung mga amo, hindi pa ako nakatry na. Iba-iba kasi ang experience natin. So, hindi pa ako nakatry na worse na. For me, it's DH. Okay, thank you. Ayan, dito si Anjali, galing siya ng Dubai. At ngayon, nandito na siya sa Saudi. Kasama namin siya sa on-call cleaner. Tatanungin natin siya kung ano pinagkaiba ng DH sa on-call cleaner. Ayan. Ano nga ba, Anjali, ang pinagkaiba? Hi, ako nga pala si Anjali. Before, nag-DH ako sa Dubai. And then, pumunta ako dito sa Saudi para mag-on-call cleaner. I choose na mag-on-call cleaner because sa DH, iba kasi yung katulong doon at saka dito sa on-call. Ang mas maganda yung on-call kasi may free will ka. Kung katulong ka talaga full-time, di mo magagawa yung gusto mo. Tapos, magiging trabaho mo all around. Tapos, yung pag matutulog ka, example, kung matutulog ka, gigising ka pa, hindi ka masyadong makakapagpahinga ng maayos. Kasi yung amo mo, nandun palagi, binabantayan ka, kahit tulog ka. Kung gusto nila, kung kailangan nilang may iuto sa'yo, kakatokin ka pa kahit tulog ka, iyon. Tapos, mas maganda pa rin yung on-call cleaner kasi magagawa mo lahat yung gusto mo, yung magluluto ka para sa sarili mo, magsasayaw ka yung gusto mong sayawin, magkakanta ka. Lahat, may free will ka, mas maganda pa rin ang on-call cleaner. Ayun po. Ayan, salamat. Salamat. Thank you. Ayan na mga Bebe Loves, tapos na ako nag-interview. Ayan, alam niyo na ngayon mga Bebe Loves kung anong pinagkaiba ng DH sa on-call cleaner. Ayan mga Bebe Loves, don't forget to subscribe and click the notification bell. Salamat mga Bebe Loves, ayan, bye-bye, mag-work na ang Inday.